Naisip niyo ba minsan, mga idol, na kung mamatay tayo, saan kaya pupunta ang ating mga kaluluwa? Sa araw na ito, mga idol, isa sa mga katanungan ko po, nasagot na naman ni Brother Eddie Storiano. Kaya tara, tulungan niyo po ako panoorin ang video na ito, mga idol. Baka isa ito sa mga katanungan niyo na gusto niyo din ng kasagutan, mga idol, sa aking pagbabalik. Kung sa tingin niyo, mga idol, may napupulot kayong kahit kunting kalaman sa video na ito, please don't hesitate to share this video, mga idol. Tara, mga idol, panoorin po natin ang video na ito. Ayun na. Saan pupunta ang patay? Basahin natin ang 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ayun, yung alabok, uuwi uli sa lupa, matutunaw yung iyong katawan. Yun pala, mga idol. Di ba tayo, tao, galing tayo sa alabok, di ba? Pag tayo namatay, siyempre, uuwi pala tayo sa lupa. At saka, yung nasa loob ng ating katawan, yun po ang espiritu. At yung espiritu na yun, mga idol, yun pala ang babalik sa Diyos. So, malinaw po dito, mga idol, sa Ecclesiastes 12:7. Kahit hindi po ako nakatapos ng college, mga idol, kahit high school graduate lang ako, mga idol, hindi mo talaga matutulan ang sitas na ito, mga idol. Napakaklaro talaga, mga idol. Ito, bakit hindi ito tinuturo ng mga praili? Continue natin play ang video na ito, mga idol. Matutunaw yon. Tapos, yung espiritu ng buhay na inihinga sa ilong, babalik yun sa Diyos. Pagdating ngayon ng paghuhukom, bubuuin uli yung katawan mo. Bubuuin uli. Para humarap ka sa paghuhukom, bubuhayin ka uli. Basahin natin ang Ezekiel 37:4. Ayan. Dito ko lang nalalaman kay Brother Eli Soriano na pag namatay tayo, di ba, kukunin yung kaluluwa natin na sa Diyos. Pagkatapos, pagdating pala sa paghuhukom, yung kaluluwa natin, saka yung katawan natin na naging fertilizer na sa lupa, buuin uli. Sabi sa Biblia, mga idol, napakaklaro sinasabi sa Biblia. So, continue natin play ang video. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yung palang mga natunaw na mga parte ng katawan, mga buto, litid, ibabalik ng Diyos. Babalutin ko kayo uli ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, mabubuhay kayo. Irereconstruct ng Diyos yung ating katawan. Grabe, nakakasyak naman itong nabasa ko sa Biblia, mga idol. Yun pala, pagdating pala sa paghukom, mga idol, yung katawan natin nabubulok, irereconstruct pala yun para humarap tayo sa paghukom kung ano yung mga nagawa nating mga kasalanan, mga idol. So ito pa yung sinasabi sa Biblia. Ang nakakalito, bakit hindi ito tinuturo? Bakit hindi ito tinuturo ng mga praili? Bakit? Ano bang dahilan bakit hindi ito tinuturo ng mga praili? Ha? So i-continue natin play ang video na ito, mga idol. Ang sarap talaga kasi mayroon kang kaalaman talaga makukuha dito kasi Biblia ang nagsasabi. Pag Christian ka, pag tinutulan mo to, iwan ko lang sa'yo, hindi ka Christian. So, play natin ang video, mga idol. Pagdating ng paghuhukom, sa kakahaharap sa paghuhukom, nasa pasyon din yun. Ganito ang sabi noon. Ayan, mababasa din pala ito sa pasyon. Nakasulat pala ito sa pasyon. Ang problema, bakit hindi sinusunod? Siyempre naman eh, lumaki tayong Katoliko, di ba? Bakit hindi sinusunod ko? Kasi walang nagtuturo nito. So walang natuturo, bakit nakasulat sa passion?
Yun ang ibig kong sabihin, mga idol. Make it sense, mga idol? So, yun ang sinasabi ko. Continue natin i-play ang video na to. Ay ano'y kung mailagda ng anghel ang gayong wika, magbabangon alipala ang lahat ng taong madla na nangamatay sa lupa. At kahit mga walat man, buto natin sa katawan, mag-uuling magkapisan, ano pat di magkukulang ng anumang kasangkapan. Ayon, mauuwi uli yung mga buto, magkakasama-sama uli. Pagkatapos, mabubuhay ka ngayon. Ano mangyayari? Ang lahat ng kaluluwa, papasok kapag karaka sa katawan nila, magpipisa at magsasama sa tuwa o pagdurusa. Ayon, sa balye ni Wosapat, hihipan niyong pakakak na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap. Ayon, ang sabi ron, bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman niyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ay, grabe. Nababasa ko to sa Passion, mga idol. Ang problema, hindi namin naiintindihan to. Alam niyo kung bakit? Dahil walang nagpapaliwanag. Binabasa, kinakanta nga namin to eh. Kasama yung mama ko dati, nagsisimba kami. Bakit? Walang nagpapaliwanag sa amin. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Na pag namatay pala tayo, babaguhin tayo ulit, bibigyan tayo ulit ng bagong katawan, tapos mayroong isang paghukom. Doon yung paghukom na yung tinatawag na walang palakasan doon. Grabe, hindi mo talaga matutulan kasi nakasulat sa Passion. At the same time, nakasulat sa Biblia. Yun ang pinaka-importante. So, continue natin i-play ang video na ito, mga idol. Ayun. Ang katapusan niya, paghukom. Kaya, yung patay, pag namatay na, final na yon. Nakatapos ka na, kumbaga sa isang kurso. Malalaman mo sa paghukom kung papasa ka, kahit pasang-awa, pwede siguro. Pero kung babagsa ka, malalaman mo ron. Tapos, ayan, yung mga patay pala, hindi na kailangan ipagdasal yun. Kasi hindi na makakarinig yung patay. Kasi ang Diyos nang bahala nun. Ang dapat pala ipagdasal natin, mga idol, yung buhay, para magbago yung buhay. So yun pala ang sinasabi sa Biblia, na kailangan ipagdasal natin yung buhay sa kanilang pagbabago. So yung patay, nasa Diyos na kasi yung patay, mga idol eh. So continue natin i-play ang video na to. Bago dumating yon, kung patay ka, bubuhayin ka uli. Pagdugtong-dugtongin uli yung iyong katawan at saka kahaharap sa hukuman. Kaya hindi na kailangan ang patay, ipagdasal pa. Yung buhay, ipagdasal natin. Na sana magbagong buhay, tulungan ng Diyos, magpakabuti. Pero yung patay na, walang tayong magagawa. Naka-record na ang istorya niya, bubuhayin siya mag-uli doon sa paghukom. Kung sa tingin nyo, mga idol, mayroon kayong natutunan kahit kunting kaalaman sa video na to, wala pong mawawala sa inyo, mga idol, kung ishare nyo po ang video na to. That's what I'm talking about! Sa lahat ng mga nag-comment sa aking previous video kahapon, so isa-shoutout ko po ang mga pangalan nila. So ito po yung mga kaibigan natin na nag-comment sa aking previous video. Si shoutout to Orly Win, kay Dayday Kunsing Vlog, Dayday Kunsing Vlog, kay Smiley Rocks, Smiley Rocks, hi. Asian Tin Shi, Tin, Maria Mitch, I think ano to, parang Singaporean to. Si Raquel Bunbun, idol, shout out. Kay Ana and Mai Fam Vlogs. Ana and My Fam Vlogs. Ang hirap bigkasin yung mga channel name ninyo. Okay, si Orly Win, natapos ko na siya.
si Annie Toys Channel. Idol, shout out kay Kitty. Idol, salamat sa pag-commit niyo po sa aking previous na idol sa aking video. Kay Jupax Vlog. Hello po, Jupax Vlogs. Si Jupax Vlogs, mga idol, nakasama ko yan dito sa United Arab Emirates. Si Ahmad ZQ Channel. Si Shiza's Kitchen Junction. Si Dania Damia Fish On. Grabe yung mga pangalan nito. Si Priya Chandra. Si Annie Toys Channel. So yun po ang mga nag-comment sa aking previous na video, mga idol. So kung mag-comment kayo sa bago kong video, sa susunod, isi-shoutout ko din kayo, mga idol. So yun po ang aking palaging ginagawa ko. So salamat once again, salamat po sa panonood sa aking mga bagong video. Suportahan na po tayo, mga idol, para makuha yung ating mga minimithing, you know, alam na natin kung ano po ibig sabihin. So pag ikaw na kaibigan na po kita, pagkatapos pag ikaw bumisita ka sa aking YouTube channel, alam ko na po ang ano po ang pakay niyo, mga idol. So ako na po ang bahala para matulungan ko din po kayo para makadagdag man tayo sa mga WH niyo, mga idol. So hanggang dito na lang po, mga idol. So bukas uli may panibago na naman tayong video reaction about sa Bible Exposition. That's what I'm talking about. Yeah!